heart, minsan nakalulungkot, hindi pa kayo na-detect ng Department of Sin. Kaya, God's amazing love. Unang katunay, mga kapatid, God loves us so much that He sacrificed His Son for us. Secondly, my dear, sabi po ng Psalms chapter 36, verse 5 to 7, pero ang kahulugan nito ay ganito, God's love is infinite and unfailing. God's love is infinite and unfailing. Psalms chapter 36, verse 5 to 7, ang wakas na pag-ibig mo, Yahweh, ay walang hanggang, at ang iyong pagtatulad ng kabundukan, ang maglit na habol mo'y singgalin ng karagatan, ang lahat ng mga tao't mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinulukok na makagpala ang kamay, o Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Yan po ang binanggit ng aklat ng Salmo, Kabanata 36, talata 5 hanggang 7. God's love is infinite and unfailing. Ang pag-ibig po ng Diyos, mga kapatid, walang hanggan, at ang pag-ibig ng Diyos, uulitin ko, tao pwedeng tumalikod, tao pwede kang paiyakin, tao pwede kang paasalin, pero ang Diyos, mga kapatid, sinasabi ng Biblia, ang kanyang mga kamay na ispahiran ang ating mga luha. Kaya nga po, kung maniintindihan ninyo kung paano tayo inibig ng Diyos, hindi kayo papayag na malungkot dahil sa pag-ibig ng tao. Kung maniintindihan mo kung paano ka inibig ng Diyos kahit iwanan ka ng tao inaakala mo na siya ang aayos ng bukas mo, hindi ka aalis sa iyong pananampalataya sa Panginoon. God's love is infinite and unfailing. Ikatlong bagay, mga kapatid, sabi ng Romans chapter 8, verse 35, tatalon po ako ng 37 hanggang 39. Gising pa ba kayo? Amen! Sabi ng Romans 8, 35, sino ang makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusi? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang taba? Verse 37, ikaw ang sagot, hindi. Ang lahat ng ito'y kahit kayo natin pagkatumpayan sa pamamagitan niya na nagpapahal sa atin. Sapagkat nakikiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kakaasan, ang kalalima, o alimang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. God's love brings security. Ang pag-ibig po ng Diyos nagdudulot ng seguridad ng ating buhay. Huwag kayong matakot na tumanda. Huwag kayong matakot na magkailan. Huwag kayong matakot sa pinabukasan ng inyong buhay. Kahit kung inibig ka kayo ng Diyos bukas, iniibig ka pa rin ng Panginoon. Abutin ka ba ng 85 years old? May Diyos pa rin. Kaya kung alam niyong mahal kayo ng Diyos, hindi kayo matatakot sa buhay na ito. Mag-enjoy kayo ngayon, mga kapatid. Hindi po ba? Andiyan pa ba kayo? Amen! Minsan kasi nakalulungkot kapag tinanong mo ang isang sister na nagbe-birthday, sister, ilang taon ka na, anong sagot sa'yo? Brad, alamin mo na lang ang address ko, huwag kong pakialaman ang edad ko. Diba, Brad, ibibigay ko sa'yo yung aking cellphone number, huwag mo nang alamin kung ilang taon ako. Dapat proud ka, raragaga ng taon ng iyong buhay. At huwag kang matakot sa kinabukasan sapagkat sinabi nga na ang plan ni Jeremiah mula noon at sa darating na panahon, pag-ibig ng Diyos walang tanggap at ang pag-ibig na ito patuloy na nagmamalasakit. Kaya kung alam mo iniibig ka ng Diyos,
secure ka sa buhay na mayroon ka ngayon. Amen? Marami na po akong kinounseling na mga sister dahil nabigo sa buhay. Pero ang sabi ko sa kanila, sister, ituloy mo lang, may Diyos na nagmamahal sa iyo. Ang sabi niya sa akin ay, Brad, kasi hindi mo naranasan ang naranasan. Ang sabi ko sa kanya, ako, 6 beses na iniwan. Yung ika-7 ang naging sapat na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ikaw, 3 beses pa lang. Pwede pang 3 kung susundan mo ako. Pero hindi ko naman pangarap na abutin pa ng 7, mga kapatid, para sa kanya. Gusto ko lang sabihin, tuloy lang ang buhay. Amen. May Diyos na umiibig sa iyo. Amen. Ika-4, mga kapatid, God's love cares us when we are in suffering. O ibig sabihin, kapag dumating po tayo sa difficult time ng buhay na ito, pwede tayong sumandal sa Diyos na nagmamahal sa atin. Psalms chapter 31, verse 7. I will be glad and rejoice in your unfailing love, for you have seen my troubles, and you care about the anguish of my soul. Magbubuhi ako, lubhang madadala, sa iyong pag-ibig na hindi kumukupas. Ang pagdurusa ko'y namamalas, maging suliranin ay matid mong lahat. Iba sa pag-arap sa arutan, maganda po sana yung ating sumpaan, for better, for worse, for poorer and richer, at pa yung susunod, for sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Napakaganda yan mga kapatid. Kaya lang, isa nakalulungkot, hindi na nauulit ito. Tanungin nga ninyo yung asawa ninyo mamaya, kung ano ang kanyang pangako nung hinintay ka sa altar. Ang sagot ng isang sister sa akin, Brad, saan ko kaya halina kung asawa kong nangako sa akin? Bakit? Kasi hindi niya na alam kung nasaan ngayon. Diba dapat? Till death do us part. Pero ganun po talaga ang pag-ibig ng tao eh. Nagbabago, nagmamaliw. Noong unang panahon, diba? Parang tropika sa buhay niya. Kahit saan siya kumaroon, gusto pang kasama. Pero ngayon, kapag lumakad siya, gusto pa nang maiwan. Noong panahon na nililigawan ka, doon siya sa lugar na kung saan, masasagasaan siya ng sasakyan. Kayo mag-asawa na kayo, ikaw rin na sa lugar na kung saan, pwede kang mag-iwan ng sasakyan. Diba? Noong unang panahon na ang korte ng katawan mo ay parang Coca-Cola bottle. Gusto kang isama sa lakaran. Ngayon, coke-in ka na, gusto ka nang iwanan sa bahay. Pero sana hindi ganun mga kapatid. Lalaki, kahit anong korte ng katawan ng iyong asawa, yan pa rin ang babaeng hinintay mo sa altar at nangako ka, till death do us part. Babae, ganun din. Kahit kahit po na yung asawa mo malaki pa ang tiyan, yan pa rin ang lalaki na hinintay sa iyo at pinangakuan mo, till death do us part. Amen. Amen. Pero kung nagbago man ang pag-ibig ng tao, ulitin ko po, ang pag-ibig ng Diyos, God's love cures us when we are in suffering. Kahit dumanaan po tayo sa pagtitiis, for better or worse, hindi tayo iniiwalayan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Amen. Ika-5 mga kapatid, ito ang dulot sa buhay natin. Even when things seem hopeless, we can hope in God because He loves us. Kahit ang pananaw natin sa mga bagay ay hindi na walang pag-asa, pwede tayong umasa sa Diyos na nagmamahal sa atin. Pero, paborito ko pong i-share ito, ang Lamentation, chapter 3, verse 19 hanggang 23. Makinig kayo ha. Lamentations chapter 3 verse 19 to 23. Ang bigat po ng 19 mga kapatid hanggang 20. Sabi dito,
Simpait ng apdo ang alalahanin sa aming paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naalala at ako'y labis na napipinuhan. Gaano kapait ang kabiguan naramdaman ng iyong puso? Nasabi mo na bang simpait ng apdo? Yung paghihirap na pinagdaraanan mo ngayon, nasabi mo na bang simpait ng apdo? Pero yung sumulat ko ng Lamentations, mga kapatid, sa 19, ito ang kanyang binanggit na nararamdaman niya si pait ng apdo, ang alalahanin sa aking paghihirap at kaliguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Pero ang sabi ng verse 21 to 23, gayon ba'y nalalambahalit ang aking pag-asa pag naaalala ko ito. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang giwayway, dakila ang kanyang kahapon. Pansinin ninyo, mga kapatid, sinasabi po dito, ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga. Ang mga negosyante po, kahit gabi, ang batian nila, good morning. Bakit? Ang morning ay laging panimula ng panibagong pag-asa. Kung dadalhin po natin ito ng literal sense, ang kapatid, sinasabi natin, ang bawat umaga ay blessing ng Lord sa ating buhay. Bakit? Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat kaya nga sabi ng Psalms chapter 30 verse 5, pag-iyak ay magtatagal sa magkapag, subalit kala ay dumating sa kinaumagahan. Ang abang may hapis at tigmat sa luha sa bukong magdamag, pagdating ng tumagay wala na, kapalit ay galak. Bakit? May Diyos na ang kanyang pag-ibig lagi sariwa sa bawat. Kaya pag-isip sa umaga, ano man ang nararamdaman ng physical mong katawan, ano man ang laman ng iyong wallet, ano man ang iyong sitwasyon, lagi mong sabihin sa iyong puso yung salitang good morning na ibig sabihin ang pag-ibig ng Diyos ay sariwa ng oras kaya sa Diyos. Kung malungkot ka ng magdamag, hayaan mo na yung magdamag na iyo. Kung may haharapin ka sa paghahapon ito, simulan mo ang umaga ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Pagiging inspirado ka, ano man ang tatangakin mo sa maghapon ng buhay. Ita ay mga kapatid, Psalms chapter 5.